Aabot sa 200 segunda manong imported na sasakyan ang hinarang ng Bureau of Customs sa Port Irene sa Santa Ana, Cagayan. Ipinagbabawal na kasi ng Korte Suprema ang pag-aangkat ng mga ito. May news to go si Julio Segovia. Tanaw mula sa labas ng Port Irene ang hilera ng mga segunda manong sasakyang hinarang ng Bureau of Customs. Base sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, aabot sa 200 ang bilang ng mga sasakyang kade-deliver lang doon. Hindi ito itinanggi sa GMA News ng isang opisyal na Cagayan Economic Zone Authority o CESA na namamahala sa pier. Pero dahil may utos ng Korte Suprema laban sa pag-i-import ng mga second-hand vehicle, maigpit ngayong direktiba ng Bureau of Customs sa CESA, huwag i-proseso ang importation papers ng mga sasakyan. LTO will not issue a registration or give a registration kung walang certificate of payment. Kami naman ngayon, we will not issue a certificate of payment because we are suspending processing. And this suspension most likely will lead to the issuance of formal orders na implementing EO 156. Nitong Enero lang ibinaba ang utos ng kataas-taasang hukuman bilang pagkatig sa Executive Order 156 ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagbabawal sa importation ng mga second-hand vehicle maliban sa mga truck, bus at special purpose vehicle. Sa gitna yan ang reklamo ng local car manufacturing industry na naapektuhan ang importation ng kanilang benta. Ayon pa sa customs, bagamat pwede pa rin mag-import ang mga tinatawag na ZESA locator ng mga sasakyan, limitado lang ang paggamit nito sa loob ng Freeport. They have guards in those gates. Part of their responsibility is to make sure na hindi lalabas yung goods na hindi properly cleared by customs. So kung lalabas yun, sir, may liability din on their part? From my point of view, magkakaroon silang liability doon. Kasi bakit pinayagan lumabas? Alam nyo na hindi pa dumaan ng ano yan. Then you're aiding smuggling. Pero ang lokal na pamahalaan mismo ng Santa Ana, Cagayan, may natanggap daw na impormasyong na ilalabas sa Freeport ang mga imported na sasakyan. Kung medyo maganda yung sasakyan, dinediretso na sa Manila. Maraming nakakalapas kasi I could prove it dahil yung mga local boys natin ang naglalabas, yung mga taga-Santaana, yung mga nagpo-pull out. Sinubukan ng GMA News na hingin ang panig ng mga opisyal ng ZESA sa Port Irene, pero tumanggi silang magsalita. Pero sa ulat ng Inquirer, sinabi ni ZESA Senior Deputy Administrator Nilo Aldeguer na ang import permit ng mga segunda manong sakyan ay inisyu bago pa lumabas ang ruling ng Supreme Court noong January 7. Sagot naman ng BOC, hindi issue ang pesa ng import permit dahil dapat daw manaig ang desisyon ng Korte Suprema. Ang umano'y patuloy na importation, pinaiimbestigahan na ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Pati ang umano'y papel ng tubong Cagayan na si Senate President Juan Ponce Enrile sa Cagayan Special Economic Zone, ipasisiyasat din daw ni Santiago. Wala pang payag si Enrile sa issue. Julio Segovia, GMA News.